Kasama po natin sa studio ngayon si Miss Maria Josephine Enahada, OFW sa Taiwan, at ang anak niyang si Benedict, alias lamang po ito. At hiling niya na mabawi ang kanyang 6 na taong gulang na anak mula sa asawa. Kasal po kayo ni Wenceslao. Opo, sir. Umuwi kayo dito para lamang dito sa problema. Opo. Na maayos na. Opo. Ilang taon po yung anak ninyo na nasa kay Wenceslao? 6 years old po. Nasaan po yung si Wenceslao? Gatungan, Bunawan daw po sito. Bakit niyo po gustong kunin? Kasi po, yung anak ko po kasi nung nasa Taiwan pa po ako, lagi po pag bakasyon, sinasabi ko po sa kanya, "Nak, gusto mo bang umuwi ng Davao para kumbaga magbakasyon po doon sa side ng tatay niya?" Pero siya po yung ayaw. So itong si Benedict, sinasabihan niyo na? Opo, na umuwi po siya doon. Sir Wenceslao? Sir. Si Mrs. gusto na po makuha yung 6 years old yung anak. 7 and 5 months na ang bata, sir. Pinanganak ko po ang anak ko. Alam ko po kung kailan ko pero nandun sa birth certificate. Opo, okay. Opo. Ito, sir, ang dahilan kung bakit gustong-gusto ng kunin ni Mrs. yung anak mo sa iyo. Alam mo na ba itong kwento tungkol kay Benedict? Kausapin mo tatay mo. Simula po nung nasa Davao tayo sa bahay natin, nilalaro niyo po noon. Natural anak ko yun, sir. Anak ko, sir. Naglaki yan sa atin, sir. Naglaki yan sa atin. Sa ina, wala, sir. Hindi, sir. Sagutin mo muna itong kanyang aligasyon na yung kanyang ari nilalaro mo raw. Paano ko nilalaro? Unsa ko nabayot? Ang sinasabi niya in Tagalog, bakit ko gagawin yan? Ano ako, bakla? Tinuturoan lang po. Ito ang dahilan kung bakit si Mrs. natatakot dahil kung sa anak mong lalaki, oh, nagagawa mo ito, sa anak mo parang babae. Kung mapatunayan lang po, aminin ko yan po, wala akong ginagawa niyan. Sigurado ka ba? Opo, iho, talaga sigurado po ako kasi po, ano po, noong nagiinuman po sila, may tinupa po noon si Papa. Ilan taon ka noon? 9 po ata or 10. Tapos po nung pumunta po kami sa bahay namin sa Imperial, meron din po ko doon ano. Experience? Opo. Anong ginawa niya? Yung pinaglalaroan niyo po. Malaking bagay itong sasabihin mo sa gagawin investigasyon ng mga kinaukulan para yung iyong kapatid, sa gagawin assessment nila, makakatulong kung kailangan ba tanggalang i-pull out na sa kanya o hindi. Nagiging fair lang ako rito, ha? Baka naman ikaw ay tinuruan ng nanay mo, diniktahan ka ng nanay mo para siraan siya at upang maisa katuparan itong kagustuhan ni nanay na mapunta yung bunso na kapatid sa kanya. Ikaw ba yung nagsasabi na totoo? Opo. Hindi ba sinisiraan mo lang yung tatay mo? Hindi po. Eh bakit ngayon mo lang ito sinabi, hindi mo ito sinumbong noon sa mga otoridad, sa mga kamag-anak? Takot po kasi ako. Matapos niyang gawin yun, hindi mo siya sinita? Hindi, natatakot din ho kasi ako. Kasi po, minsan na din po kapag ano, kapag di ko po nasunod yung gusto niya, ano po, sinasaktan niya po ako. Nasusumbong mo na agad kay nanay? Wala po akong contact noon kay mama. Ngayon lang nice na sabi sa'yo ito. Saan mama, ba siya ngayon nakatira? Sa kaibigan ko lang po. Kasi ayaw niya na po talaga pumunta doon sa side ng Agos, mama niya. Nakikita lang sa kaibigan? Po. PO1 Emily Castro, Women's and Protection Desk ng Bunawan, Davao City PNP. Magandang tanghali po. Hello po. Kasi meron pong bintang, yung tatay, minumolestya yung kanyang anak na lalaki. Ang natatakot niya si nanay, eh baka yung anak na babae na nandyan ngayon, mumolestyahin din. Ilang taon po yung anak po, sir? Yung nandoon po sa Davao ngayon ay below 7 years old. Yan po yung mapapatunayan sa pamamagitan po ng birth certificate. Opo, ano po? So ma'am, ganito na lang po. Pupunta kami dyan. Opo. Kung hindi po namin makontakt today ang MSWD, kaya na lang po ang kukontakt para gumawa na po ng assessment doon po sa bata na nandoon ngayon sa kustudiya nitong si lalaki. Puntahan ko ng personal po ng, ano sir, yung SWD office nila po. Sige po. After this phone. Sige, ganun na lamang po, PO1 ha. Opo. Wenceslao. Hello sir. Sir, pupunta na po kami dyan kasama po yung PNP, MSWD. Sige sir. Punta kayo sir. Sige ma'am, pupunta tayo ng Davao, makukuha natin yung bata. Okay. Sabi mo minumulistya ko nga kung mga anak. Oh, ha? Ah, ba't ako ba nagsabi? Ay, ay. Ako ba? Ay, ay. Ito ang anak mo nagsabi, oh. Galing sa inyo yan. Ay, tinuruan ka na dyan, Mrs.? Hindi po.
Law, ang ilalapit ko law sa kay Sir Tulpo law. Ang pagkuha lang kay Chinchin. Si Janjan ang nag-open sa akin na ganyan ang ginagawa mo sa kanya. Tinuruan. Tinuruan? Ayan, ang Panginoon sa say. Nay, Panginoon ka ba? Abay, oo. Ikaw lang naman hindi marunong. Diyos ko po. Diyos ko po. Diyos natin, huwag ka makasarili. Ibig sabihin po, nagsisinungaling po yung anak po ninyo. Kung natudluan siya, ma'am, di ibig sabihin, nagsisinungaling yun. Tino bang may maraming record sa barangay? O ikaw! Ha? Ayan na! Maraming record sa barangay! Ay, sa trangka! Lahat pinagtatanggol ko! Nadisgrasya sa motor kasama babae, ako! Nilabas ko kayo ng babae mo sa ospital, ako! Sino nakapag-usap kaya ni Lydia para bigyan ng pera? Sagsakay lang ni mo! Nangutang ka! ATM ko lang kasanla! Pinamigay mo sa babae mo, ako! Nagbayad! Galing mo! Talaga! Magaling talaga ako! Ano, magaling ako magkimkim ng sama ng loob! Tinago ko lahat ng baho mo! At gusto niya pang makipag-sex sa akin pag uwi ko dito. Ano siya? Sinuswerte? Diyos ka! Nagsumbong ka pala! Pinagkalat mo ako dun! Nagbuntis ng anak sa Taiwan! Ano ko ga... Sino ka muntik na Rick? Oy, bakit? Sino nagpunta sa barangay? Sino nagkariglo? Oh, bakit? Muntik ako na rin. Dalaga pa ako bakit? Ay! Law! Kinasal tayo! Sino hindi ba ako, hindi ba ako virgin? Kinasal tayo? Kahit muntik ako na rin, virgin ako na nakuha mo. Ungas! Ungas? Ungas! Kahit mabuntik na rape, hindi naman ako na-rape. Pinakasalan mo nga ako eh. Ay, bale. Ako kaya naman gumas sa kasal natin. Sana nga, hindi ako hindi kinasal. Ma, walang bigas. Ma, walang pambiling gas. Hindi ko sinusumbat yun. Pinag-uusapan lang natin. Kasi ako inako ko yung ikaw na dapat na magtatrabaho. Eh, hindi ka magtagal sa trabaho. Di ako? Patunayan mo. Patunayan mo? Ano ba patunayan ko? Napatunayan ko na na kahit wala ka, kaya ko buhay ng anak mo. Matapos lang ang usapan, hindi na ako magdidemanda. Ibigay mo sa akin ang kustudiya ng mga anak natin. Dalawin mo o hindi. Mahirap bang intindihin yun? Okay naman makuha ang bata mo. Pero gusto kustudiya, siya talaga mag-alaga, hindi na siya makaalis. Kasunduan. Kami po ay nagkasundo sa mga sumusunod. Una, ang dalawang bata ay mapupunta sa ngayon ang custody sa biological mother na si Maria Josephine Sapan Inahada. At doon po sila titira sa Paligawan, Balete, Batangas. Base po sa salaysay ng bata po, sinabi po niya kanina yung dalawang beses na minumulistya ng papa po, totoo po yon yung gabi. First incident is sa Batangas po, yung 9 years old siya. Ang second incident po, dito sa Davao, yung 12 years old siya. So, tinanong namin yung bata kung willing ba siya mag-file against his father. Then, ang gusto niya lang po is makuha yung kapatid niya. Talagang kagaya ni Serapi na matatakbuhan namin ng ura-urada kasi sa mga katulad ko pong OFW na papalayo sa mga anak, kayo po lagi ang takbuhan. Maraming salamat po sa inyo kasi ninyo po kami iniwan.